medyo malakas. Kaya sa kasalukuyan, medyo nagkakaroon tayo ng challenge sa ating komunikasyon sa probinsya ng Batanes. Ang natatanggap lang po natin, dito sa southern part ng probinsya ng Batanes, meron tayo na contact na isang municipal officer. But the rest of the province of Batanes, we are challenged now on communication. So currently, what we are doing is we are organizing a rapid telecommunications team to be deployed in Batanes, including a rapid damage assessment and needs analysis team who will be doing the assessment in the province of Batanes. However, no, base po dun sa forecast ng PAGASA at dun din sa mga reports sa ating mga kababayan, medyo masama pa at masungit ang panahon sa probinsya. Kaya naka-standby lamang po ang ating mga teams para makakaroon tayo ng pangumusta sa ating mga kababayan sa Batanes. Para naman po sa ating mga kababayan sa probinsya ng Cagayan, na nakaranas din po sila ng malakas na pag-uulan kaninang madaling araw habang nananalasa ang bagyong Ferdy. At sa kasalukuyan ngayon ay fair weather na po sila. Meron po tayo na itala na 13 na pamilya na lumikas, pero kaninang umaga nung medyo nagpakita na ang sikat ng araw, sila po ay bumalik na sa kanilang mga tahanan. Sa kasalukuyan yung ating 16 na stranded passengers in Cagayan, pati 7 vessels, ay kasalukuyan pa po na nakastranded sila, no, dahil pinagbabawal pa rin po ang paglalayag. No, dahil masungit pa rin po ang panahon, malaki pa rin po ang alon, kaya maigting po no, na ipinapatupad ng ating Philippine Coast Guard ang pagbabawal sa paglalayag. So far, wala po tayong balita ng casualties. So habang papalabas ang bagyong Ferdy, pinagdarasal po natin na for bagyong Ferdy, sana talaga ito ay zero casualty para sa ating bansa. At ito naman pagbabanta ng bagyong Jenner na ating binabantayan ngayon, inaasahan natin na maaari mag-enhance ng hanging habagat, no, ang bagyong ito. So yung nasa western side ng ating bansa kasama ang Metro Manila ay makakaranas ng patuloy ng pag-uulan dito, lalo na pagpalapit na ang weekend. So yung mga naglalaba po tuwing Sabado, baka po kailangan i-park muna po natin yan dahil po makakaranas po tayo ng pag-uulan dito po sa Metro Manila. Para din po dun sa napabalita po sa bandang Mindanao, no, dito po sa may Davao region, sa may Caraga region, may mga ilan bang mga probinsya tayo na nakaranas ng pag-uulan diyan. Ito po ay maigting natin binabantayan dahil yung pag-uulan po na nararanasan ng mga kababayan natin sa Mindanao ay hindi po ito yung habagat. Hindi rin po ito ay dahil sa bagyo. Ito po yung mga tinatawag natin localized thunderstorms. At itong mga thunderstorms na po ito dahil po araw-araw na po sila nakararanas ay nakakaipon na rin po ng tubig at peligroso na rin po sa ating mga kababayan. So yung atin po sa ating National Council, patuloy po tayo nakataas na blue alert. Ang ating mga regional councils po na apektado po ng bagyong Ferdy ay patuloy pa rin ang kanilang red alert. At maigting natin binabantayan ang impact pa, no, ng mga patuloy na pag-uulan. At hopefully po habang gumaganda ang panahon, medyo okay na po ang ating operations. Meron magiging back to normal na po ang ating mga gawain. Actually, wala tayong bilang ng munisipyo, pero ito yung nasa northern part ng Batanes. No, nandito kasi yung pumapapansin na yung bagyo, no, nandito pa siya sa taas na parte ng bansa. So yung northern part ng Batanes, ito yung challenge pa tayo, no, magkaroon ng komunikasyon. Yung sa southern part, meron tayong na-contact doon ng municipal officer. Na-contact natin siya via cellphone. So may cellular signal dyan. Pero nung ni-request natin, baka pwedeng madalo, no, hindi pa rin po siya makalabas, no, at mga bumiyahe dahil meron pa to yung mga bugso-bugso na malalakas na pag-uulan at malakas na hangin. Yung satellite phones po, no, ng ating National Council, ito po ay nakatalaga sa ating mga regional councils. Unfortunately po, ang probinsya ng Batanes ay wala pong satellite phones. But currently, no, ang satellite phones po ay hindi po natin magagamit kapag meron po tayo napakalakas na pag-uulan at malakas na hangin. Kailangan po kasi hindi cloudy yung area, no, para makakuha siya ng magandang signal sa satellite. Kaya po ang nagre-rely po talaga tayo ay ang radyo. No, ang PAGASA radar station ay meron po silang radyo na yun po yung talagang naging linya ng komunikasyon natin. Pero ito po ay naputol kanina madaling araw, kaya tayo po ay nag-organize ng isang team na maaari natin ipadala sa probinsya ng Batanes para makakamusta tayo, kamusta ang ating mga kababayan dyan sa Batanes. Itong team natin nag-o-organize sila ngayon, nandito pa rin sila sa Metro Manila and ready to be deployed na in Tuguegarao, no, para mag-agaran yung deployment dahil nung nagtatanong tayo kung maaari ng bumiyahe, masama pa rin po ang panahon at hindi pa rin po sila makakabiyahe from Tuguegarao to Batanes.
So malakas pa rin ang hangin, malalaki pa rin ang alon, so hindi pa rin talaga tayo makakapagpadala sa probinsya ng Batanes. Okay. Yung sa nawalan ng supply ng kuryente, ang probinsya po ng Batanes ay preemptively po nagpatay ng kuryente. No, inaasahan kasi natin, no, nung ito'y nanalasa, nagkaroon tayo ng Tropical Cyclone Warning Signal No. 4, malakas ang hangin na daladala nito. So ang ginawa po ng probinsya ng Batanes ay shutdown po nila ang kanilang linya ng kuryente para makaiwas po tayo sa mga aksidente kung sakali may mga mabuwal na mga poste. Wala namang ibang mga probinsya na nagkaroon pa tayo ng problema. Ma'am, sorry, as of now po, ano po ba yung naging effect aside from the strong winds and the heavy rain in Batanes? Currently po, I mean, meron po countless reports of flooding in your area. Were there any displaced people in Batanes? Okay. In Batanes, wala tayo na napabalita na ganyan bukod tangi sa isang pamilya na nakitungo sa isang munisipyo ng Basco. No, meron isang barangay hall doon sila na nakituluyan. Isang pamilya po ito na may apat na miyembro. Sa probinsya ng Cagayan, nagkaroon din tayo ng preemptive evacuation. Pero bukod doon, wala na tayo napabalita pa ng evacuation dahil naging manageable yung mga pag-uulan na naranasan natin dito sa Northern Luzon. Hanggang kaninang madaling araw po, nagkaroon po tayo ng komunikasyon sa kanila mga around 4 a.m. No? Nakakuha pa tayo ng balita sa pamamagitan ng radyo. No? Ito po ang tinatry po natin establish ngayon. At yung huling na nababalita na natin mula sa probinsya ng Batanes, ito po yung nasa southern part na po ng probinsya. So far po, no, hindi naman magawa, pero ayaw natin mabigla. No, baka mamaya kapag na-establish na natin yung communication, ano yung matatanggap natin. Pero knowing the people of Batanes who are very resilient, umaasa tayo na naging manageable po sa kanila. Dahil kagabi po, nung tayo ay nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Batanes, talaga po ang ating mga kababayan dun po ay nag-seek shelter na. No? Wala na po mga tao na mga namamasyal, wala na po yung mga nagtatrabaho sa labas. Talaga po ang siniguro nila na sila po at kanila pong pamilya ay nanatili sa loob ng kanilang mga tahanan kung saan po na matibay itong mga tahanan nila na mawi-withstand po yung napakalakas na hangin at patuloy na pag-uulan. Alright, ang tinitignan po muna natin ay yung taya ng panahon, no, para makita po natin kapag medyo na po naging clear yung skies dun sa area dahil wag po natin kalimutan, ang bagyong Jenner po ay maaari po tumahak malapit dito sa track ng bagyong Ferdy. So talagang ang nais natin makatag talaga na tayo ng team doon para meron tayong communication mula sa kanila. So far, tayo naman po ay zero casualty at samahan niyo po kami, no, sa pagdarasal na sana po hanggang sa matapos po ang epekto ng bagyong Ferdy ay makamit po natin ang zero casualty. So again, ma'am, your team is still currently, yung team po na mag-a-assist po sa Batanes ay currently nasa Tuligaro ngayon at hindi po mahalaya because of the weather condition. Yes, yes. Ma'am, how was in Batanes po, yung kuryente, ano po yung affected by the road that are not possible? How about the power? Wala na tayong iba pang untoward incident na monitor aside from their preemptive shutdown of electricity, no, dun sa area nila. Wala tayong napabalita pa ng flooding or landslides in those areas. We are verifying one minor landslide, no, na nangyari yan dito sa probinsya ng Apayao. Nakikipag-coordinate tayo ngayon sa ating Cordillera region kung gaano katotoo na nangyari ito. Pero ang sabi naman sa atin, no, ng ating Cordillera Regional Council ay nagtalaga na sila ng ating public works and highways. No, kapag meron po kasing pagbabanta ng sama ng taya ng panahon, ang ating Cordillera region, kapiling po ang public works and highways po nila, ay nagpre-preposition na po ng clearing operations equipment. Kasi po kung mapapansin natin, kadalasan po ito ang nagiging epekto ng patuloy na pag-uulan. Kaya po ang nangyari naman po, nakapag-preposition tayo, hindi lamang po mga food packs, hindi lamang po mga local response teams, pero yung mga equipment po na ating gagamitin sa pagtugon ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung sa stranded passengers, ito ay napabalita pa mula kahapon. We have 16, no, 16 na pasahero. Ito ay nasa Coast Guard Station ng Cagayan. At meron din 7 vessels na nananatili pa rin po doon. So sila rin po ay naghihintay na medyo bumuti-buti yung panahon para po sila na po ay makapaglayag. Thank you, Shasta.
Mula kahapon, nag-shutdown na sila. So, magto 2 days na sila. Oh, walang kuryente. Okay, ang ano natin dyan, kung medyo naging stable na no, yung hangin, kasi sa kasalukuyan, may gusty winds pa sila nararanasan. Medyo malakas pa ito. If you would remember, yung last po na warning signal na nakataas in Batanes is signal number 2. So kapag ka medyo po maibaba na natin yan, ay maaari na po makapagbigay na po tayo muli ng supply ng kuryente. Alright, actually hindi the same, pero close dun sa track, no? Kasi medyo nandito pa, uusog pa tayo ng konti eastern side, no? So pa-movement ng bagyong Jenner. Ano naman natin dito, yung lakas ng hangin, hindi ito magla-landfall gaya ng bagyong Ferdy. So maaari na po sila magkaroon po muli ng supply ng kuryente, bagamat may pagbabanta po ang bagyong Jenner. Any more? Alright, dun sa base po sa forecast ng PAGASA, hindi po kayo mabibigo dahil minabubuo po na low pressure area outside the Philippine area of responsibility. Pero ang base po naman sa pag-aaral po nila ay maaari naman po hindi ito maging isang bagyo at maaari pong bumisita lamang po sa karagatan ng ating bansa. Alright, okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang tanghali. At yan po ang press briefing ng NDRRMC sa pangunguna ng tagapagsalita nitong si Romina Marasigan. Ayon sa kanya, nakararanas pa rin daw ng malalakas na alon at hangin sa lalawigan ng Batanes. At dahil dyan, mahirap pa rin daw ang linya ng komunikasyon sa lalawigan, partikular na sa hilagang bahagi. Nagpadala na raw ng pangkat ang NDRRMC sa naturang lalawigan, pero hindi pa rin daw makaalis ang naturang team mula sa Tugigaraw dahil sa sama pa rin ng panahon. Hanggang ngayong araw, mula kahapon, wala pa rin daw kuryente sa Batanes at isang pamilya naman ang lumikas bunsod ng bagyong Ferdy. Bahagya naman daw gumanda ang lagay ng panahon sa lalawigan ng Cagayan. 13 pamilya raw ang nagsilikas pero bumalik na sa kanika nilang mga tahanan. Samantala, ang 16 na pasaherong stranded at nananatili pa rin sa Coast Guard Station ng Cagayan ay naroon pa rin daw kasama ang 7 sasakyang pandagat na hindi pa rin daw pinapayagang makabiyahe ng Philippine Coast Guard. Sa kabutihang palad, wala rin daw pang naitalang casualties bunsod ng bagyong Ferdy. Samantala, binabantayan din daw ng mga otoridad ang bagyong Jenner na magpapalakas daw sa hanging habagat, kaya maulang panahon daw ang dapat asahan sa Metro Manila at ilan pang mga karatig na lugar. At gaya ng bagyong Ferdy, hindi rin daw inaasahang tatama sa lupa o magla-landfall ang bagyong Jenner. Samantala, ayon din kay Marasigan, ang pag-ulang nararanasan sa Mindanao ay hindi bunsod ng habagat kundi dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, nabanggit din niya na may isa pa raw low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero mukhang hindi raw ito mabubuo bilang isang bagyo.